Gagamitin natin ito, yung mga gamunggo. Yun naman pong ating gamaes. Yan, November, makukuha na po natin yan. Depende po yan pag halimbawa mataas po ang presyo. Yan o. Meron rin po tayong sipin ninyo na libre po tayo ng ating pag-i-spray. Lahat po ng ating kalamansi ay meron pong mga bukong mga maliliit. Yan. Yan na yung mga katribya po na bunga ng ating organic. Napakasipag po niyang mamulaklak. Ito po ay in-apply natin ng organic buwan po ng July. Hanggang ngayon, ang kalamansi natin na hindi tumitigil ng pagbulaklak kahit marami po siyang sunong po na bunga, mga katribya. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Kamusta na po lahat? Pati rin po sa ating po mga kaibigan natin na sa ibang bansa na nakamonitor po ng ating kalamansi. Alam niyo mga katribya, ngayong araw ay isa lang po ang ating pong mapapansin po sa kalamansi natin. Lahat po ng buwan, meron po tayong na bunga na nakaabang. Una po dyan, siyempre, yung pong ating pangpagsak ang presyo, yung mababa at buwan po ng September. At siyempre, hindi rin po nawawala mga katribya, ang bunga po natin na pang October. Yan. Hindi na po tayo mga katribya maiinip. Malapit na po matapos po ang buwan ng September. At tayo po ay October na sa susunod na mga linggo na darating. Kaya medyo iantay na po natin sa pagtinag o pagtaas po ng kalamansi natin yung ating mga bitasin. Pero ganun pa man, meron rin po tayong pang November. Ako dahil pang buko mga katribya po ito, itong buko na ito, pang December natin ito, yung mga gamunggo. Yun naman pong ating gamaes. Yan, November, makukuha na po natin yan. Depende po yan pag halimbawa mataas po ang presyo. Yan o. Meron rin po tayong sipin ninyo na libre po tayo ng ating pag-i-spray. Lahat po ng ating kalamansi ay meron po mga bukong mga maliliit. Yan na yung mga katribya po na bunga ng ating organic. Napakasipag po niyang mamulaklak. Ito po ay in-apply natin ng organic buwan po ng July. Hanggang ngayon, ang kalamansi natin na hindi tumitigil ng pagbulaklak kahit marami po siyang sunong po na bunga, mga katribya. Ayan o, dami po mga maliliit. Kaya pagkapitas po ng ating pang October, meron naman po tayo uli pang November. Siyempre, yung pang September din natin, marami rin mga katribya. Umaga, sacrifice na lang po natin yung bagsak po ang presyo, talagang ganon. Hindi nawawala po sa gulay na bumabagsak ang presyo ng paninda. Depende po yan sa dating o volume na dumarating po sa mga palengke. Pero may bawi naman yan. Bawi po natin yung pong matitira ng ating pang October and November. Kaya ang sinusugalan po natin dyan yung po mga ating mga maliliit. Ito yung mga gaholin. Malaki pag-asa po niyan. Pero po yung ating mga pitasin na mga katribya, maghihintay lang po tayo ng ilang linggo. Ayan, ay pwede na po itong matusok po ng putakte. Lalaki ng bunga. Oh. Sarap pong pitasin mga katribya. Bukod na po yung ating pitasin.
Yeah. Pagka po mababa ang kalamansi, ang nagkakalakihan po ang bunga dahil hindi po pinapipitas po ng may-ari, lalo na kung bagsak po ang presyo. Siyempre, kihintay rin po na magandang presyo po ang mga may-ari ng kalamansi. Pagka po gumanda na presyo, tsaka po nila ngayon ipapipitas. Hindi pa naman po siya nadidilaw eh. Importante naman dyan, meron po tayong pang October and November. Eh hindi po tayo mababasyo rito sa bunga ng ating kalamansi. Ayan na. Palaylay na. Hindi po natin na sasabihin kung saan po tayong lugar. Kasi po yung ating mga kaibigan Tolongues po ay nakamonitor din. Kaya bahala siya kung saan niya. Ito kabisado naman niya kung sa baraing bunga. Ang nakakatuwa dito mga ka-farmers, mga ka-tribya, meron tayong bulaklak. Oh. Tapos marami po tayong mga buko. Noong nakaraan, nung tayo po pumasyal, nung nag-herbicide tayo, mga bulaklak pa lang na ganito yun. Yan, mga ganyan pa lang po siya. Pero ngayon, mga katribya, abay, mga buko na po siyang maliliit. Mga gamunggo na. Diba, gamais. Okay, marami po ito. Yan, hindi ka po maiinip eh. Malalaki na yan. Kaya meron na namang makakawatan si Kulokoy. Yan. Ngayon lang po mga katribya, huminto po yung ating ulanan. Pero mula po kahapon ay dire-diretso po ang ulanan. At ngayong umaga, actually alas 11 na. Pero makulimlim pa rin, katatapos lang po ng ulan kaya tayo po ay nakalusok. Kaya tingin namang minomonitor, itong ating nakabahutok na bunga. Sama na dyan ang ating pang October and ating pang September. Naaawa ka sa kalamansi pagka sobrang dami ng bunga. Ayan, no? Ayan mo nga. Hindi natin po pwedeng bawasan dahil unang-una, maliliit pa yung iba. Tapos marami pa tayong pansunod. Ito po yung iba po mga ka-farmers po na nare-reklamo ng iba yung naluluto. Pagka po ganito, yung mga dahon sa sobrang dami po ng bunga at sa pag-uulan, naluluto po yung kalamansi. Ayan, no? Lalagas siya. Oh. Lalagas. Hindi dahil po doon sa ating abonong ginamit dahil yan ay organic. Kundi bagkus, isa rin po ay ang madalas na pag-uulan. Tapos pag nai-impact po yung ating dahon, ayan, pag nababad po kasi ang ating kalamansi sa tubig, ngayon yan, naluluto siya. Ito, luto yan. Ang tubig kasi ng ulan, acid, kaya tinatawag na acid rain. Eh. Pag na-imbak yan, sisira. Kaya pinanggagalingan po ng luto. Kaya sabi ng iba, pati kayong kalamansi nila ay naluluto. O, marami po pwedeng dahilan po ng pagkaluto gaya nung inilabas natin sa inyo. Sobra sa nitrogen, basta sobra po doon sa pag-uulan. Kasi nitrogen po mga katribya po yung ulan. Pero kahit na marami po siyang bunga, may bulaklak pa rin. Hindi talaga nawawala po ang bulaklak. Ang labong na po nito nung ating kalamansi. 3 taon at kalahati na ito. Mayigit 3 taon na itong ating kalamansi. Kaya umpisa na po yung ating pag-harvest, pag-aani. Pero kita ninyo po siya. Oh. Ang ganda po ng kanyang pagkabilog. Hindi po siya tumayog. Kasi nga maaga po kasi natin siyang pinagbunga.
Hindi po natin sinunod po yung payo ng iba na 3 taon. Tsaka natin sa pamumungahin. Kabaong-baong ka na sa utang bago mo pinamunga kalamansi mo. Ito, nabawi na po natin dito yung ating pong pinanggastos. Yan. Nakakapawi po ng pagod mga katribya pag po ang ating kalamansi. Nakikita po natin ganito ang bunga. Makapal. Kahit sa palagay natin na mababa po ang presyo ng kalamansi, pag makapal ang bunga, nakakapawi po ng pagod siya. Lalo na pag yan tumaas pa ang presyo at marami kang naging pitasin, ay lalong bawing-bawi ka sa pagod. Kahit na sabihin nga natin na ang kalamansi 400, 500, bawi pa rin tayo dahil wala naman na po tayo ritong alaga na marami kagaya po ng pag-i-spray, pag-i-insecticide. Halos ang atin lang pong ginamit dito ay ang paglalagay ng abono tsaka ng pagdadamo. Pero solid na sa bunga. Ayan o, di naman po natin ito napansin po nung ito'y namulaklak. Hindi naman siya namuti sa bulaklak . Pero nung naging buko na, ang dami po pala. Dami po niyang nagtuloy. Ng gamunggo tsaka po gamais. Ayan o. Matabang-mataba po ang puno ng ating kalamansi . Ang lalaki ng bunga dito. Ayan o. Merong mga bulutong po ang kalamansi . Pagka po sa ganitong nag-uulan, hindi nawawala po ang bulutong. Yan yung kanyang kagaspangan. Dahil komo kasi ito, mga katribya, ay galing din po sa Mindoro yung binhi, yung kalamandarin, yung pinagdugtungan. Yung iba naghahanap po ng makikinis ang balat. Mahirap pong humanap po ng makinis ang balat ngayon pag ganyang tag-ulan. Importante dyan yung malalaki. Tsaka po may katas. Pero meron naman tayong mga makikinis. Ayan. Kaya depende pa rin po yan doon sa variety ng inyong kalamansi. Pero alam ba ninyo, pagka ang kalamansi po ay may mga bulutong, yun ay malalaki ang bunga. Lumalaki ng husto yun. Pagka makikinis, kung minsan kadalasan, mga kotsok at bulitog, yun ang kadalasan. Pero hindi naman lahat. Dahil marami naman tayo rito, makikinis po ang balat, hindi naman po siya bulitog. Nandun rin siya sa lahi niya. Tsaka doon sa punla na atin binili. Pagka laos po ang punla natin, doon marami po magiging bulitog ang bunga. Kaya lang, komo kasi ito, ay maganda po yung ating nakuhang punla, kaya maganda rin po ang bunga. Siyempre, pati na rin po sa pag-aalaga. Basta't maayos po yung inyong alaga sa kalamansi, mga katribya, kakaganito rin po ang bunga ninyo. Yan, no? Sulit na. Ang dami po niyan. Kahit na palagay mo na napipitik, miyat na miyat miya ng ating mga kaibigan, di man nila kayang ubusin At meron rin po silang natitira. Yan, meron tayong pagong-pagungan. Isa po yan doon sa kumakagat din po ng ating mga dahon. Dahil po mga maliliit. Ito yung binlag natin noong nakaraan na laylay po ang bunga. Iba rito po ay nakatingarok. Sabihin, nakuha po noong ating mga kaibigan. Si Suso. Baka nag-uulan po kayo niyan. Dami. Makaganda sa kalamansi . Kaya niyang daling kahit marami po ang bunga niya. Ayan,
November, December, meron tayo. Yeah, hindi po mapapahinga sa bunga, kalamansi natin. Tapos meron pang bulaklak, January naman. Yung January na yan, ito. Yun na dyan po ma-harvest siya pag lumaki, yung mga bulaklak ngayon. Itong mga buko na ito, January na rin yan. Yung bagong tagtag. Ang punggos, kailangan natin siya ay maalis. Yan ang magiging sakit ng kalamansi. Uulan, tapos aaraw. Kakaroon ng mainit na panahon, kaya sisingaw po ang natawag nating punggos. Yeah, binubunot natin itong kaibigan ng kalamansi, ang paging. Pag nakakakuha tayo ng pataba, nagsasabog ng abono, kasama rin kumakain yan. Nakakatribya yung ating mga baging. Mabilis pong humaba yan. Bigat na. Dito, naubos yung malalaki. Oh. Puro pang October ang natira. Nakatribya. Yan, ang kalamanda rin. Nalusotan tayo. Sa susunod, magdadala po tayo ng ating pamputol. Ayan. October. Marami tayo sa gawin rito pang October. Meron pa tayong bayabas na ligaw. Ayan. Kapal ng bunga. Sarap ang pitasan. Kaya tuloy yung magnanakaw, natutokso. Nakikita maraming bunga. Ang kalamansi pa pag ganitong reject, madali na rin siyang malaglag. Hindi kagaya dati na matagal bago malaglag ang kalamansi. Hinug na, nakakapit pa rin. Pero ngayon, konti silay-silay lang, nalalaglag na. Hala, hanapin natin po yung baging natin. Ginagawa natin pag po nakita natin baging kung mahirap tanggalin, sinasablay na lang po natin sa puno po yung kanyang ugat. Kasi pagka kumapit uli po sa ating sa ating lupa, yung baging bubuhay uli. Ito kasing pipinong gubat, madali lang po siyang tanggalin. Ang matagal, yung pong sitaw-sitawan. Ito, madali lang ito tanggalin dito . Ang palayang ligaw . Pang-ulam pa. Kaya tayo, hindi tayo makaiwas ng kapag lulusong sa kalamansi yan. Yung hindi po tayo makahipo nang wala tayong tatrabahuin. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Lalo na pagka pumunta ka sa kalamansi yan. Ito lang . Trabaho na po ito . Magtatanggal po tayo ng ating mga bagay. Kaya kahit na
kapag herbicide tayo. Ito naman po ang ating next. Tatanggal ng ating baging sa kalamansi. Tatanggal po ng ampalayang ligaw. Pagka naman natanggal na, maganda na uli siya. Ayan, oh. Dahil mga buo ko, oh. Mga buo naman, oh. Ang ganda ng lupa rito. Ito yung tinatawag nating alokbating gubat. Matagal pumapatay ito, eh. Kahit bunutin natin po yung kanyang ugat, hindi siya basta-basta kagad namamatay dahil matubig. Para siyang piston. Kaya tinatanggal po natin. Magaling magpabigat sa kalamansi. Pag umulan, eh, dalahin pa niya yan. Dahil buko, oh. Kaya sinisipag tayo, mga katribyan, lumusong sa kalamansian natin. Marami tayong bungang nakikita. Tsaka iba pa rin po yung nadadalaw natin ng ating inaalagaan. Monitor natin siya. Kung ano ba yung kanyang kailangan. Ayan, no? Daming buko. Isang kapa, oh. Pang December ito, ayan. December. Mga bilog naman. Tanggal lang natin ito. Mga bilog at wala po siyang tusok. Kaya ang mga putakte, hindi po siya makaporma. Yun din po ang dahilan kung bakit pagka panahon ng tag-ulan, mababa ang presyo ng kalamansi. Una-una, ang mga insekto, mga nakatahimik, di sila po makalipad. Pagka nag-uulan, di siya makapanira. Kaya nakakalusot ang ating mga bulaklak. Pero pagka panahon naman po ng tag-araw, ayan, mag-uumpisa na po, mga katribya, po ang pagkasira ng mga bunga dahil nandyan na po ang mga manunusok. Ito yung tinatawag natin na sitaw-sitawan. Matindi po ang kapit niyan. Ay, pagka nabunot natin siya, wala tayong pamputol, sinasablay natin sa puno yung kanyang ugat para hindi na agad tumubo. Pagka kasi nasawsaw sa lupa yan, tutubo na naman. Ay, ganyan lang po ginagawa natin. Ayan. Para hindi siya makakain. Unti-unti na siyang mamatay. To torture muna natin. Total naman, eh. Ang kalamansi, unti-unti niyang tinotorture. Siya rin, gagantihan natin. Torturein natin itong mga damo. Huwag rin natin siya pakainin. Kunaputol. Okay. Galing nito, oh. Mahaba yung ugat niya. Tinan mo nga, oh. Nabunot na natin ito. Pero yung ugat niya, sumupang uli sa katawan.
Bunot-bunot tayo mga katribya. Ayan. Tapos sablay natin para hindi po siya makadikit sa lupa at mabuhay. Ayan, unti-unti nang mamatay yan. Pagka po tag-araw, hindi po natin kayang bunutin ito mga katribya. Sa sobrang kapit. Kaya lang natin siya nabubunot dahil kuha ng lupa, malambot. Ayan o, kapal. Kapal ng mga bukong maliliit. Naku eh, nangingitim. Ayan o. Nangingitim ang ating pang-October. Pwede natin paabutin ang November yung ating mga gaholin. Ayan o. Tsaga-tsaga lang. So continuous lang po yung ating pag-aalaga. Huwag po natin susuko ang kahit mababa. Dahil tayo po ang kawawa. Pag hinintuan natin ang ating alaga at pinabalutan nyo po ng baging, kayo na po mismo tatama rin ng mag-alaga. Yan ang sekreto para kayo ay ganahan sa pag-aalaga. Makita ninyo na maraming bunga ang inyong inaalagaan. Sisipagin kayo. Gaya nito oh. Meron tayong pang-October, meron tayong pang-September, at mayroong pang-November. Tataga lang tayo sa pag-tatanggal po ng ating bagay. Naalis naman natin, ayan eh, ginhawa na. Malaking bagay po yan sa ating kalamansian, yung malinis. Ang ganda ng bulas nito oh. Kakasabay po itong itinanim pati po doon sa isang nating lugar. So ngayon eh, mahataw na. Kakatsiyan po tayo rito mga katribya dito sa lugar na ito. Nakakulang 100 red bag ang ating pong napitas. Sama na po pati po yung ating hinog. Kakatsiyan po natin eh, mayigit isang nasa 115 or 16 yung ating nadali dito. Kaya tayo ay nakabawi, nakabayad ng ating kautangan. Kaya yung ating ginastos dito, bayad na. Kinuhunan, bayad na. Yeah, lahat na yan ng bunga na ito, tubo na ito, pati ng ating pag-aalaga. Dami. Daming panga. Pember. Ito yung patulahan. Mapait. Tawag dyan eh. Sa parang patola.
Ang abobot yata. Sobrang pait, makakagamot pa yun. Ang ating alikbangon. Ayan o. Pag nabukod. Dito wala silang mapipitik eh. Dahil maraming mga maliliit. Ayan o. Dami o. Nangingitim sa bunga mga katribya. Nakakatawa o. Oh. Sunod-sunod o. Oh. Isang kapa. Sino ang hindi mawiwili na lumusong ang kalamansi ninyo ay ganito. Kitik sa bunga. Mga farmers. Kaya kung bagsak ang presyo natin ngayong September, ito namang November, kaya naman po ang hahataw. Hahataw ang ating October. Pumpungus. Yeah. Kapal. Sulit. Ito yung lobo-lobohan. Yung ate pong kapitbahay. Napapitas nila yung kanyang bunga. Wala na po siya pansunod. Tayo. Marami pa. Ito. Nabunot na natin ito eh. Malalanta na siya unti-unti. Yung mga bago na lang. Na matindi ang kapit. Oh, siya naman po ang ating kasunod. Wow. Sulit na dito pa lang po sa bunga na ito mga katribye. Sulit na tayo. Pachempohan lang natin na 7-8 sa bunga natin. Okay, malaki po ang ating kikitain. Ayan o, kapal o. Ay, ito, nahuli ito ng bulaklak mga katribye. Kaya palusutin natin ito. Hindi po tayo nagsabay ng pagpapabunga nito eh. Dahil sa ating pagpapatubig ng mga nakakaraan. Kaya siya ay medyo na-delay.
tanggal tayo ng bagay dyan sa pa natin na yan. Matandang puno na po yan. Unti-unti na po siya ngayon namamatay. Ayan, yung mga ating mga binunot. Ayan, hinang po natin. Para hindi po siya makakain ng sustansya uli. Pagka pumatong sa lupa. Sis. Ayan. Nakakatanggal ng pagod mga katribya. Masarap mag-farming. Isa sa maganda pong business ang pagpa-farm. At alam lang ninyo ang inyong pong gagawin. Masama nun, hindi nyo alam ang gagawin ninyo. At kayo magpa-farm, mauwi lang po kayo sa maraming gastusin. Kasi magastos talaga. Alam niyo mga katribya, ang pagpa-farm talaga pong sumusugal ang mga magsasaka na hindi niya alam kung siya po ay kikita doon sa kanya itatanim sa para lang yon kung mabuhay ang tanim po niya ayos at gumanda at mag-harvest. Kaya lang wala rin kasiguraduhan kung magiging magkano ang aabotin niya sa presyo na kanyang mapipitas. Eh hindi po pwedeng tumigil ang ating mga farmers sa pagtatanim dahil hindi po kakain ang ating mga kababayan at mawawala naman pong panustos ang ating mga farmers kung hihinto sa ayon pa ng pagtatanim. Kaya nagkakatulong-tulong yan. Natsyempohan na mataas po ang iyong gulay, gaya ngayon, mataas po ang sili, ang panigang, tsaka po ng labuyo, swertihan. Kaya lang inabutan nyo sa iyo ng taas ng sili, ang problema naman, tinamaan naman siya ng anthracnose, hindi ka rin makakatsyempo dun sa swerte. Dahil, wala kang aanihin sa sili. Dahil nasira na siya. Ganon. Ingat lang mga katupi po sa pagdukot sa kalamansi dahil matinik po yan. Natusok kayo ng kalamansi. Ang panggamot lang din natin dyan. Bunga ng kalamansi rin. Lilinisin natin siya ng ating kalamansi. Dahil pagka hindi, matagal gumaling ang tusok ng kalamansi. Mamamaga pa. Iindahin pa ninyo yan. Ayan o, dahil pumbuko nito. Ay, mas marami bunga nito kaysa sa kabila natin. Nakatribya. Dahil maraya rin tayo rito mga maliliit. Talagang kain na kain niya yung ating organic. Yan. Yan, nakaharang na rin doon sa ating daanan. Ay, paglusot mo talaga sa kalamansi, mababasa ka. Ay, baka pati yung GoPro natin, ibasa na rin. Yan. Ito yung ating matandang kalamansi na ngayon, nasa 10 taon na ito. Pero mababa pa rin siya. Natiling mababa. Pero marami pong buko. Naka-schedule talaga ito mga katibyo po na ating pampatayin dahil medyo mataas-taas na iba. Kaya lang, binigyan pa natin siya ng isa pang taon. Kaya ang nangyari, wala namang tigil kabubunga. Ayan o. Marami ng bunga, marami pang bulaklak at saka po mga maliliit na buko. Oh, meron na rin po palang nasisira o. Pero mga ilan-ilan lang. Hindi kagaya talaga na tag-araw ay talagang pag hindi mo ni-spray, masisira talaga. Ayan. Kapal.
Dami pong bunga. Nakakatawa na. Puno ng bunga ating kalamansi. Ayun. Tanggalin natin ang baging. At pagka natanggal eh, malalanta na siya. Oh. Lalaki na po ngayon ang husto ngayon ng ating kalamansi. Ito na po mga katribya po yung ating 30 years. Oh. Buhay pa oh. Mula po ng ating taniman noong may-ari nito. Yung kalamansi, 30 years na. O, buhay ito ang buhay. Grafted. Kaya ang kalamansi pala, pag hindi mo pinatay, aabutin po siya ng mahigit 30 years. Yung kalamansi, yung bunga niya. Ay, yung kanyang puno. As ulit. Okay. Naligo na tayo. Pinaliguan tayo ng tubig ng kalamansi sa aking bayaw. Hindi na rin natanggal na po ng baging yun. Kumalat na po yung kanyang ampalayang ligaw. Kaya naman niya, pagka po umulan at kayo po ay sisilong, hindi ka mapapasa. Kasi meron kang lilim. Meron kang yung kanya, baging. Kalamansi, may libre tayong kahoy at masipag ka lang mga ahoy. Yung mga sangantuyo na yun eh, libreng kahoy na yun kung ikaw ay nagkakahoy. Ay, sa aking bayaw. Ng bunga. Dami natin pang October. Ayan o. Dami pang October nito mga katribya. Lahat yan nagtuloy o. Kunti lang ang pitasin natin dito. Pero yung October, November. Yan. October, November yan. Pasok na pasok. Ito pa. Nalusotan tayo uli. Ayan o. Naputol na natin yung una niyan eh. Sumunod eh. Tumubo uli siya. Ganyan po kasi pag lumaki po siya mga katribya. Kailangan pag naputol mo. Susunod yun. Yun na uli ang titingnan mo. Dahil tutubo uli. Ayan na. Ayan niya po yung ating kapitbahay. Permis na gumagamit po ng puting abono. O, tanong mo, wala pong ganong maraming bunga. May mga bunga siya pa konti-konti lang. Compare natin doon sa ating kalamansi. Yeah. Kasi, halos talaga mga puti. Sanay na sa mga puting abono.
Oh, sige mga katriba, tayo po ay uwi na. Basa na rin po tayo. Okay na po, malalaki na po pala yung dito sa ating farm. At medyo marami-rami po tayo mapipitas kahit mamura. At least po sa pangalawang bunga, doon po tayo babawi. God bless po sa inyo lahat. Kita po tayo po bukas. Bye-bye.